isang maulang araw sa inyo mga Kulitsyap. Bago po ang lahat, maraming maraming salamat po ulit sa ating mga subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. At shoutout po sa ating mga bagong subscribers. Meron na po tayong more than 500 subscribers. At sana po ay lahat po ay natutulungan ko sa aking mga pagdating po sa aking mga videos. Okay, so for this episode, ang topic ko po is follow up lang po dun sa ating AC panel and dashboard light replacement. So there are times po kasi na okay naman yung ating dashboard light, pero yung ating AC button na ito ay walang ilaw or napundi na. So meron po tayong mga kasamahan na ifinallow po yung procedure ko. Nakapagpalit na po sila ng dashboard lights. But unfortunately, naiwan po nila yung kanilang AC button. So ang tendency po niyan is babaklasin na naman natin si dashboard cover para po mapalit na natin yung ating AC button. So ang ituturo ko po sa inyo ngayon is kung paano po, or yung isa sa mga pinakamadaling paraan para makapagpalit tayo ng AC button na hindi na po natin tinatanggal ang ating dashboard. So malaking tulong po ito para hindi na po tayo magbabaklas ng dashboard natin, lalong-lalo na kung okay naman po lahat ng ilaw ng ating dashboard. So yung AC button lang po yung ating papalitan. Okay. So ang materials po natin na kailangan lang is yung ating mahabang screwdriver. Okay? So yan lang po ang ating kailangan, at chani, kung meron po kayong chani. So mamaya po explain ko kung bakit kailangan natin ng chani. Okay, so first step po tayo, mabilis lang po ito. First step po is i-locate natin yung ating tray. Ito po yung tray natin at atin po siyang hugutin. Okay, sa paghugot po, alisin lang po natin siya, and then i-grab lang po natin tong lock niya para mahugot natin si tray. So dito po sa loob niya, makikita po natin na meron siyang panel. Okay? Or metal cover. So yung metal cover po na ito ang tatanggalin po natin. So paano siya matatanggal? Aalisin lang po natin yung tornilyo, tatlong tornilyo po siya. Ayun po sa loob ang dalawa, at narito po sa itaas naman yung isa. Okay. So kaya po kailangan natin ng mahabang screwdriver is para po ma-reach po natin yung nasa loob po na tornilyo. At mas maganda rin po kung ang ating screwdriver ay magnetic para madali po natin matanggal or mahugot yung ating tornilyo. Okay, so simulan na po natin. Alisin lang po natin yung tornilyo. So yan po. Kung may gagrab natin, kung hindi po magnetic ang ating screwdriver, pwede po natin siyang i-grab na para hindi po siya malaglag sa loob. Okay, so ito po yung isang tornilyo, and then yung pangalawa po. Okay, so shoutout nga po pala sa aking kaibigang Oso. Alam mo po kung sino ka. So salamat po sa pangungusta at sa mga maikling kwentuhan. Shoutout din po sa kay Sir Kenneth Obel. So sa bago kong subscribers, yung iba po hindi ko na po mabanggit, no, dahil masyado na po kayong madami. Okay, yung mga bago po. Okay, so medyo kailangan ko po yan. Dito po sa taas, medyo kailangan lang po natin ng mas maiksing screwdriver para mas madali po natin matanggal yung screw. Okay, so once natanggal po yung screw, kailangan lang po nating alisin yung panel or yung metal plate. So madali lang naman po siyang kalasin
guys, meron lang po siyang lock doon sa likod niya. Ibababa lang natin siyang ganyan. At sikwat lang po ng konti. Ayun. So, once na natanggal na po natin yung metal plate. Okay. Yan, pasensya na kayo. Madumi yung loob ng dashboard ko. Ayan, maraming agyo. Okay, so ilo-locate po natin yung ilalim ng ating switch button or AC button. Tingnan ko po kung makukuha po dito. Okay, so ayan po. Ayan ang ating AC button switch. Ayan. So, kaya kailangan po natin ng chani is para matanggal natin yung button na yan. Ito po. Ayan, yung part na to. Yan po yung ating bulb, no, na T3. T3 bulb po yan. So, kailangan lang po natin i-twist ng konti and then kung hindi po siya malaglag, hugutin po siya ng chani. Medyo tutungo nga lang po kayo ng konti para makita nyo yung switch. So, discard yan nyo na lang po para matanggal. So, once po na natanggal na natin yung ating button or yung ating bulb, balik lang po natin yung, o palitan na po natin ang panibagong bulb natin and then ipasok natin dito, then twist ng konti to lock and then yan. So, ibabalik na po natin yung plate. Okay, sa pagbalik po ng plate natin, re-reverse lang po natin yung ating ginawa kanina. Okay? So, hindi ko po pinalda kasi nung nagpalit po ako ng dashboard lights at saka AC panel lights, isinama ko na po yung button. Kaya po, idinemo ko lang to para doon sa mga kasama nating naiwan po ang AC button. So, ayan po. Ibabalik lang po natin yung ating plate. And then, balik lang po natin yung mga screw. Okay, so kumuha po ako ng mas maikling screwdriver para po dito sa taas. Kasi medyo mahirap pong higpitan. And then, gamit po yung ating mahabang screwdriver. Ayun, ito po yung isa sa mga reasons kung bakit mas maganda po na magnetic. Ang ating screwdriver. So, para mamadali nyo pong maipasok doon sa loob. So, doon po sa mga bago natin subscribers, isa-shoutout ko na lang po kayo. Ipo-flash ko na lang po yung pangalan nyo sa susunod ko pong mga vlogs, no? Pasensya na po at hindi ko po nakuha ang isa-isa yung mga pangalan nyo tulad po ng dati. Pero, wag po kayong mag-alala. Isa pa po, once po na tayo ay kumikita na dito sa ating vlog, magpaparapol po tayo sa ating mga masugid na subscribers. At meron po tayong gustong maging cause sa paggawa natin ng mga to.
ng video. Matulungan po sana natin yung mga batang wala pong gadget. Okay, so kahit pa paano po makatulong tayo, pang load man lang po, or kung papala rin, mabigyan po sila ng gadget. Okay. So, ito nga pala guys, yung T3 na bulb natin. So, marami po nito sa Lazada or sa mga online markets. No? Ito po yung T3 natin. Ganito lang po siya. Okay, ito po ay LED type. No? So, meron po tayo nakakuha na yung halogen type or yung bulb type. So, pwede din naman po yun. Ito ang gamit ko po ngayon, yung LED type. So, yung pagkabit po ng bulb, nandun naman po yung sa video ko noong previous kong video, which is yung sa AC panel and dashboard light replacement. Okay. So, once na okay na po tayo and good to go, babalik lang po natin itong ating tray. And okay na po yung ating AC button. So, sana po ay may naiambag na naman po ako ngayon sa inyo para po hindi na tayo mag-backlas nitong buong cover natin dahil masyado naman po talaga matrabaho ang pagpapalit ng ating dashboard lights sa panel gauge at sa AC. So, kung okay naman po lahat ng bulb, mapera lang dito sa button na to, pwede nyo pong gamitin yung steps na ginawa ko po ngayon sa video kong ito. So, again po, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang po kayo sa ating channel, which is Kulit Shop, ang pinakamakulit na shop na hindi po physical shop. Okay, so kaya po Kulit Shop yan, ay makulit lang po tayo. Sana po ay patuloy pa rin po ang pagsuporta nyo dito sa aking channel. So, maraming salamat po and see you on my next videos.